Since you don't have any questions, I will be ending the call now. Thank you for calling customer service. Have a great day. Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ni Kuya Rene Boy. Today's video, pag-usapan natin ang 3 common reasons kung bakit maraming bumabagsak sa call center. Ikaw ba ay nakaranas na mag-apply sa call center pero hindi ka makapasa-pasa? Or kahit anong galing mo sa English? Or dire-diretso naman, nasagot mo naman lahat ng interview pero hindi ka pa rin natatanggap? Well, baka para sa'yo talaga ang video na to. At sa lahat naman ng mga newbies out there, na sa mga beginners na hindi pa talaga nakakatry mag-apply, marami kayong kapupulutan ng aral dito. At least alam nyo na yung mga dapat nyong iwasan para matanggap kayo sa ina-applyan ninyong call center. I can be your mentor, I can be your coach, Kuya Rene Boy, and I will help you land your call center dream job. Excited ka rin ba mag-thank you for calling? Well, welcome sa channel ng mga swabe. Ako nga pala si Kuya Rene Boy at gumagawa ako ng mga call center sure-hire tips na nakakatulong sa mga aspiring applicants. Nagkakandakt din kami ng libreng call center interview practice every other day sa aming YouTube channel. Live yan. Wala kang babayaran. Libre lahat. Meron din kami call center GC. Lahat ng link na kakailanganin mo nasa description sa baba. Marami na nakapasa sa YouTube channel ko. Gusto ko ikaw na ang susunod na hashtag #HeartKaSwabe. Tanda mo, kung walang naniniwala sa'yo, si Kuya Rene Boy, naniniwala ako na makakapasa ka rin dyan sa company na ina-apply. If you're new to this channel, make sure na na-thumbs up mo na to at na-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka sa mga ina-upload kong mga videos. Minsan hiring kami sa mga local account, work from home setup account, tsaka mga non-voice account. Lahat ng link nasa description, pwede mong i-try. So yun lang guys, bago ko to umpisahan, pa-intro muna si Kuya Rene Boy. 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 Welcome back sa channel ng mga swabe. This is Kuya Rene Boy. Katulad ng promise ko sa inyo, gagawin ko kayo ng video ulit. No? Although nagawa ko na to dati ng video, pero yun, mas emphasize natin, alam naman natin, sa call center, medyo nag-evolve talaga yung mga processes nila. So yun guys, no, para mapag-usapan natin kung ano ba yung mga common reasons kung bakit bumabagsak ang isang aplikante sa pag-a-apply niya sa call center. Minsan kahit dire-direto na yung sagot niya sa interview, nakakalungkot, bakit ganun, sumasablay pa rin or nare-reject pa rin. Nasagutan niya naman yung assessment, yung mga SWAR na yan, mga versant na yan, pero at the end, sa final interview or sa account validation, bumabagsak pa rin. So yun, pag-uusapan niya natin today, isa-isayin natin, himay-himayin natin para ma-make sure natin na makakapasa ka. Kasi nga, ang goal namin dito sa YouTube channel ko is 100% makakapasa kayo sa ina-apply yung call center company. Before we start, shoutout and congratulations sa nanalo ng 1,000 GCash na si Roel Villamor. Ito ang kanyang kasagutan sa nakaraang video natin na bakit gusto mong makapasa sa call center. Kung ikaw, kung gusto mo rin manalo ng 1,000 GCash, I wanna hear it from you, I wanna hear your voice. Gusto namin malaman kung bakit ikaw ang deserving na manalo ng 1,000 GCash at kung bakit gusto mo rin makapasa sa call center. Sagutin mo lang ang katanungan na yan. In order for you para manalo ng 1,000 GCash, napaka-simple lang, napaka-easy. I-comment mo lang sa baba kung bakit. Make sure na valid share at i-shoutout. At i-vlog ko yan sa next video ko kung sino ulit yung mananalo ng 1,000 GCash. So yun guys, pag-usapan natin yung top 3 main reasons kung bakit bumabagsak ang isang call center applicant. Reason number 1, lack of preparation. Alam niyo ba guys, kahit, di ba, kung napapansin ninyo sa mga videos ni Kuya Rene Boy, nanonood lang sila ng mga videos ko, kahit high school graduate, kahit walang experience, kahit hindi magaling mag-English, kahit hindi fluent, nakakapasa sila dahil nagpe-prepare sila. Pero kung ikaw, masyado ka or na-overconfident ka, hindi ka nagpe-prepare, kaya ko naman sagutin yung mga interview na yun. Tapos nagtataka sila kung bakit sila bumabagsak is dahil hindi sila nagpe-prepare. So kagaya ng lagi ko sinasabi sa call center kasi guys, hindi talaga sila nag-i-stick sa isang process. Palagi nag-evolve yan. Nagbabago, no? As time goes by, napapalitan yung process, naiiba yung mga interview questions kasi depende sa mga strategy ng mga nag-i-interview kung paano ma-evaluate yung English communication skills ng isang aplikante. So kailangan talaga natin guys ay mag-prepare para maiwasan na natin yung pagka-reject or pagligwak sa pag-a-apply sa call center. Mag-prepare kayo guys by watching videos kagaya nito sa mga YouTube videos ni Kuya Rene Boy. Pwede nyo pag-aralan yung mga interview roleplay natin. Meron tayong pang initial interview, pang final interview, and if you haven't watched that, I'll link it up there. Makakatulong sa'yo yung mga videos na yan kasi pwede mong pag-practice, no? Yung mga sample answers natin dyan, pwede nyo rin gamitin, tailor nyo na lang based on your own experience, achievement, and skills na meron kayo. So yun guys, no, makakatulong sa inyo ang pagpe-prepare para hindi kayo kabahan sa interview. Magkabisado kayo, pwede din yon, or
mag-practice kayo ng practicing ninyo yung English communication skills ninyo. Or pwede rin kayong mag-enroll sa mga call center training online. Kasi talagang maboboost yung confidence nyo at mai-improve yung mga English communication skills ninyo. Kasi hindi kasi talaga pwede pag nag-apply ka sa call center, I don't have an idea about that, hindi ko alam yan, hindi ko alam to, hindi po pwedeng ganun. Kailangan talaga guys, prepared kayo, fully equipped kayo kapag nag-a-apply kayo sa call center kung gusto nyo talaga matanggap. Okay? Reason number 2, red flags. So guys, alam nyo ba guys yung mga red flag, napaka-importante nito, no? Kasi marami akong mga naging students, tsaka marami rin akong mga viewers mula nung in-upload ko yung video ko all about red flags. If you haven't watched that, I'll link it up there. Nag-comment sila roon, ay, dapat pala hindi ko sinabi yan, Kuya Rene Boy. Ayan pala yung reason kung bakit ako bumagsak, kasi sinabi ko, I'm planning to continue a business. I'm planning to continue my studies. I'm planning to go to abroad. Ayan yung mga red flag answers na dapat ninyong iiwasan guys kapag sumasagot kayo sa interview. You know guys, sa interview kasi, bago mag-interview yung mga yan, yung mga interviewer, meron silang mga listahan ng tinatawag na red flags. At kapag nabanggit mo yung isa doon sa mga nakalista na yon na red flag answers, magtataka ka pa nga yan eh. Kapag ini-interview ka, marami silang follow-up questions sa'yo about yan. O talaga, are you planning to continue a business? What type of business? Tatanungin ka pa talaga na tatanungin kung gaano ka kadesidido para i-continue yung business na yan. Not knowing na nasa red flag ka na pala. Mali na yung sinasabi mo sa interviewer. Kasi nga, don't let them know that you're gonna leave them soon. Kailangan kapag sumasagot kayo sa interview, kagaya ng letter E sa salitang swabe natin, kailangan nakakapag-engage kayo ng loyalty. Kailangan palagi nyong i-emphasize dun sa nag-i-interview na mag-i-stay kayo sa company for a long time. Kapag tinanong kayo ng mga pang-long-term na tanungan, kagaya ng how do you see yourself in the next 5 years, what are your goals in life, huwag yung sasabihin yung mga red flag answers kasi nga dyan kayo madadali. Kaya marami mga applicant ang bumabagsak kasi nababanggit nila yung mga red flag. O kaya minsan, medyo tricky yung mga interviewer. Sila yung mga nag-i-initiate ng mga ganyang tanong. Are you planning to continue a business in the next 2 years? Mga ganun-ganun. So yan ang iiwasan natin, yung mga red flags. Okay? Reason number 3 kung bakit bumabagsak ang isang applicant is being pessimistic. Masyado kang negative thinker. Umpisa-umpisa pa lang, pag-apply mo pa lang, ay hindi ko kaya to, ang hirap. Ay naku po, paano ko sasagutin yan? Kapag ganun ang mindset mo, wala talaga, bagsak ka na talaga. Alam nyo ba guys, talo ng optimistic ang fluent. Basta guys, kung positive thinker kayo, talo nyo yung mga fluent, no? Fluent na negative thinker. Ang importante kasi talaga dyan guys, i-manifest ninyo na kaya ninyo. Kung hindi ka man magaling mag-English, fake it until you make it. Kaya mo yan, mapapasa mo yan. Kasi si Kuya Rene Boy, kung ako talaga, nung ano, real talk talaga, nung nag-apply talaga ako, hindi po talaga ako magaling mag-English. Kasi nga, dati nga akong construction worker, tapos nung nag-apply ako sa call center, talagang malaking adjustment yung kailangan ko. I think, ilang beses akong bumagsak, mga 6 times or 7 times akong bumagsak bago ako nakapasa sa call center. So, ginawa ko talaga, naging positive lang ako, talagang kinlaim ko sa sarili ko na kaya ko to. At syempre, kapag nag-apply ka kasi ng apply, di ba, yung dedication mo, tapos nandun na rin yung talagang kagustuhan mo na makapasa sa call center, tapos natuto ka na lang sa mga experiences mo, yun na yun, makikita mo yung resulta, makakapasa ka rin talaga. Kasi kapag lack of preparation ka, tapos lack of dedication ka pa, talagang hindi ka makakapasa sa call center. Kailangan i-claim mo sa sarili mo na kaya mo. Kasi kapag nagpadala ka sa iniisip mo na ang hirap naman ito, hindi ko kaya ito, talagang sa umpisa pa lang, hindi ka talaga makakapasa. Initial interview pa lang, hindi ka na talaga makakalusot. Kasi mauuna yung kaba mo, mauuna yung utal-utal mo. Ganun yung mangyayari guys eh. Kumbaga domino effect na yun eh. So you need to overcome your fear, fake it until you make it, tapos smile, be professional, tapos mag-prepare ka lang, mag-practice ka na mag-practice. And in order for you para ma-overcome yung fear mo, i-expose mo yung sarili mo sa mga ganito guys, sa mga videos kagaya nito na nakakatulong para ma-improve yung mga confidence ninyo. Kasi guys, totoo yung kasabihan na ni, you are what you feed your mind. Kung ano yung pinapasok mo sa isip mo, ayun ka. So kung palagi ka nanonood ng mga tutorials, kung palagi ka nagpa-practice, yan.
talagang mahahasa ka, matututo at matututo ka. Kung palagi mong ginagawa yan, kahit nga sabihin natin 6 na taon, na 1 taon ka na nagpa-practice, hindi ka pa rin makapasa-pasa, ang importante is tuloy-tuloy ka. Kahit konti lang yung resulta or progress na nakikita mo, ang importante, hindi ka humihinto. Magbubunga at magbubunga yan, maniwala ka. Kasi si Kuya Rene Boy, naniniwala ko na makakapasa ka rin dyan sa Inapre, mong call center company. Kaya mag-practice ka lang na mag-practice. Kung meron kang kaibigan na call center agent na, ayayin mo siya, pwede mo ba akong practicein? Tanungin mo ko ng mga interview questions na to, try kong sagutin, tapos i-proofread mo, i-check mo kung tama yung mga sinasabi ko, ganun. Pwede yun. O kaya, i-record mo yung sarili mo, gumawa ka ng mga canned responses na, sa mga sagot sa interview, i-record mo yung boses mo, pakinggan mo, may mga awkward ba ako natunog na grammar, mali ba yung subject-verb agreement, pwede yan, mag-practice ka na mag-practice. Kasi nga, you are what you feed your mind. O kaya sumali ka sa mga libreng interview practice ni Kuya Rene Boy live dito sa YouTube channel natin. Kaya kung bago ka lang dito, make sure na nakasubscribe ka para updated ka palagi kapag mayroon tayong mga live coaching session kung paano makapasa sa mga interview sa call center. Meron din tayong kompletos recados na mga playlist kung paano makapasa sa assessment. Panoorin mo tong playlist na to, isa-isahin mo yan, pwede mo rin i-save or i-download sa mobile phone ninyo para ma-practice kayo kung paano makapasa sa mga assessment sa call center. So yun, kapag naiwasan nyo tong tatlo na to, yung lack of preparation, yung mga red flags, tapos yung being pessimist, lahat yan, kapag inalis nyo sa sarili nyo yan, makakapasa na kayo sa call center. Kaya lang naman may mga bumabagsak talaga is hindi nila alam yung red flag. Sabi nila sa akin, Kuya Rene Boy, dire-direto yung sagot ko sa interview. Ang smooth naman yung usapan namin. Hindi niya alam, puro red flag na pala yung mga pinagsasasabi niya sa interviewer. O kaya, nahihirapin siyang sumagot daw sa interview. Yun naman pala is, hindi pala siya nag-research. Hindi siya nagkakandak ng preparation sa sarili niya pa lang. Hindi niya alam ano yung ginagawa ng isang call center agent or CSR. Kasi kapag nag-apply kayo sa call center, kahit paano, dapat meron kayong idea, meron kayong knowledge. Libo-libo na natulungan natin na ma-hire sa call center. Gusto ko, ikaw na ang susunod na hashtag kaswabe. So yun lang guys, ang tips natin for today, sana nakatulong ulit si Kuya Rene Boy. That's it for today. Bago ko i-end yung video na to, meron pa tayong natitirang 10 slots para sa ating Bold Minds Call Center Training Academy. So yun, yung May class natin, puno na po yung batch 7. So yun, pinupuno na po natin ngayon yung batch 8. So I hope ikaw na ang susunod na scholar ni Kuya Rene Boy. Kung gusto mong maging scholar ng call center training natin, mag-comment ka lang sa baba ng hashtag scholar, screenshot mo yung comment mo, at isend sa igotboldminds@gmail.com. Scholar ka na, kaswabing tunay kapag nagawa mo yan. Bold Minds Academy ay isang one-month call center training na makakatulong sa inyo para ma-boost yung confidence ninyo at matututo kayo kung paano makapasa sa call center. Napakarami na pong hard students namin and hopefully kayo na ang susunod. After 1 month, makatanggap ka ng certificate na magagamit mo sa pag-apply sa call center. And at the same time, may endorse ka pa sa pinakamalapit na call center company dyan sa lugar ninyo. Kaya kung ako sa inyo, mag-enroll na kayo guys. 10 slots na lang ang natitira for batch 8. Hopefully, maging scholar ka na at mag-enroll ka na rin sa next batch na rin. Up next, 10 tips kung paano makapasa sa call center kahit hindi magaling mag-English. So yun guys, abangan niyo yung video na yan ni Kuya Rene Boy. See you sa next video ko. Shoutout sa lahat ng mga nagpa-shoutout. God bless us all.